Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para mag-anyaya sa mga hindi pa nating mga kapatid na mga Muslim. Sana po pakinggan niyo ito para magkaroon po kayo ng tamang idea patungkol sa Quran. Kasi po, ang Quran ay isa sa mga libro ng Diyos na ipinagkaloob niya para sa patnubay ng sangkatauhan. Kaya, nabasa mo na ba ang Quran? Kasi, bago mo hatulan isang aklat, dapat alam mo kung ano ang mga laman dito. Kasi nga, napaka-importante sa isang tao na alam niya po ang nilalaman ng isang aklat. Dahil po, yun po ang ating batayan sa paghahatol ng aklat. Lalo na ito po ay mga tinatawag nating banal na kasulatan. Paano po malaman kung ano ang mga nilalaman kung hindi mo pa nabasa? Kaya una, unti-untiin po natin unawain ang mga pahayag ng banal na Quran. Una-una, tandaan po natin ang Quran po ay salita ng Allah. Ibig sabihin, salita po yan ng Diyos mismo. Kaya po, inaangkin talaga ng Allah o ang Diyos na ang Quran ito ay kanyang aklat. Katulad sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'bana. Dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa chapter 9 verse 6, kung sino man sa mga pagano na humingi sa iyo ng proteksyon, bigyan mo ng proteksyon hanggang makarinig siya ng salita ng Allah at pagkatapos paabutin mo siya sa kanyang lugar na ligtas. Iyon, sa katunayan sila ay mga taong walang nalalaman. Kaya po ito isa sa mga inangkin mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Quran na ito ay kanya mismong salita. Yan nga naman talaga importante. Nag-aangkin tayo, ito ay mula sa Diyos, tapos hindi naman niya inangkin. Dapat angkinin niya muna ang aklat na siya mismo. At ang Quran galing mismo kay Allah. Ito pinakamaganda sa lahat. Kasi nga, inangkin mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na itong aklat ay kanya mula sa kanya. Tapos ang Quran po mga kabayan, ito po ay nakasulat sa wikang Arabo. Dahil po sa panahon nila, si Prophet Muhammad ay isang Arabo. Nagsasalita ng wikang Arabo. Kaya po ibinaba ang Quran sa kanyang lingwahe, sa kanyang wika para maunawaan ng mga taong nakikinig sa kapanahunan niya. Kaya po, ang Quran, di po tayo magtaka na ito ay nakasulat sa Arabic. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hamim. Wal kitabil mubin, inna ja'alnahu Quranan Arabiyan la'allakum ta'akilun. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa chapter 21, verse 107, Hamim, sumpa man sa malinaw na kasulatan, katotohanan ginawa namin ang Quran sa wikang Arab upang sakali kayo'y makakaunawa. Allahu Akbar. Kaya ito po ang banal na kasulatan ng Quran, nakasulat po sa wikang Arab.
Big. Tapos ang Quran ay direktang nakikipag-usap. Ha? Itong kagandahan ng Islam, mga kapatid. Kasi nga, ang Quran namin ay nakikipag-direct talaga kay Allah ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nadirect siya magsalita, lalo na kay Prophet Salam. Sabihin mo, ayuan nas, usang katauhan. Ha, kumain kayo ng anumang pinapahintulot at palilinis sa kalupain. Tingnan nyo, usang katauhan ito, direct yan. Nagsasalita talaga si Allah subhanahu wa ta'ala para malaman na meron siyang kinakausap. Tayo po yan. Kaya direct ang nakikipag-usap ang Quran. At yun naman talaga kaya para malaman mo ng aklat ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ang Quran po ay puno ng kwento. Ang kwento na ito ay nagpapakita na totoo ang banal na Quran. May mga kwento doon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadha lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, katotohanan ito ay totoong kwento at walang Diyos maliban kay Allah. At sa katunayan, si Allah ang makapangyarihan na marunong. Ito po na nakasaad sa chapter 3 verse 62. Ito po na nagpapatunay ng Quran mismo dapat magkwento. Ha? Magkwento patungkol kay Allah, patungkol sa nakaraan, nakamagkwento sa mga parating pa lang na pangyayari. Kasi nga doon mo malalaman kung ang aklat mo na hawak mo ay panay salita ng katotohanan. Kaya po ang Quran ay nakaano talaga nakapas. Ha? Kasi nga ito nagkukwento to eh. At ang nagkukwento rin sa mga nauna. Kaya mga Muslim, hindi kami nangupya ng mga kasulatan. Kasi nga, pinagkaloob, pinahayag yan. Bilang patunay na ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po ang ganun po ang Quran. Kinukwento si Propeta Moses, si Jesus, mga nauna pa mga propeta. Para po malaman natin na sila nangaral sa panahunan nila. Tapos hindi natin sila masabi na nangopya sila ng aray. Hindi. Kasi nga, sila sumusunod lang po sa anumang ipinhayag sa kanila ng Diyos. Tapos nagkwento rin sa mga nangyayari dati. At mga parating na mga pangyayari. Pinakwento yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po isa sa mga pinakamagandang talaga to. Kasi nga, dito malalaman natin na ang Quran mismo ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos isa sa mga rin, ang purpose ng Quran, para pantakot sa mga makasalanan. Binabanggit po dyan mga impirno, mga kahiyan, ipababa ka doon sa araw paghukom para matakot po tayo sa paggawa ng kasalanan. Kasi nga, karamihan sa mga sangkatauhan sa ngayon, wala na po takot gumawa ng kahiyan. Nawalan na po sila ng kahiyan. Minsan, kukulang kailang kahiyan. Kaya, nakakatakot ganung mga pangyayari. Kaya po, ang Quran, para maibalik po tayo sa tamang landas, at tinatakot po tayo sa paggawa ng kasalanan, ha? Para po hindi po tayo mapaparusahan sa araw ng paghukom. Yun po ang dahilan ng bakit merong Quran. At tapos ang Quran ay babala po yan sa mga magtangkang gagawa ng kasalanan, sa mga taong mapangapi, ha? Binibigyan na po tayo ng babala ng Diyos na kailangan bago ka mamatay ay magsibalik ka po kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya saksihan mo na walang ibang Diyos maliban kay Allah at matakot ka po sa paggawa ng mga ribulto, pagsamba doon
umingi ka doon ng kapangyarihan nyo, dapat matakot ka po sa Panginoon na naglikha ng lahat-lahat dito sa mundo. Ha? Para po hindi po tayo magaya sa mga nauna na pinarusahan ng Diyos. Ha? Tapos, naghihikayat din ang Quran sa mga taong umaasam ng paraiso ni Alas Banawat Allah. Ha? Inihikayat po tayo lahat-lahat mga kapatid. Ha? Kaya po, dapat kailangan natin na magano tayo maging masigasig sa pagsamba kay Alas Banawat Allah. Kasi nga, kung hindi ka maging masigasig, ikaw po ay kawawa talaga. Wala kang mapapala doon sa araw ng paghuhukom. Tapos ang Quran po nagtuturo ng pananampalataya, ha? Na ito pinakamagandang nangyari sa isang mananampalataya na kapag matikman niya po ang tamis ng pananampalataya. Kasi nga alam po natin ang Quran tinuturuan po talaga tayo na isa buhay ang Quran. Tapos isa sa mga pinakamagandang ano rin ng Quran, ito po ay liwanag. Liwanag sa mga bulag na gustong paggabayan. Kaya po, ang Quran, kapag magbubasa ka, doon po magbubuksan po ang iyong isipan. Lang mundo na ito ay napakababa kay Alas Banawat Allah. Kaya po, isa sa mga dapat nating unawain yun na ang Quran. Tapos ang Quran ay naging maliwanag. Itong napakaano, kasi nga wala mga misteryo-misteryo sa atin. Lahat po ay nagsasabi ng katotohanan. Kung hindi mo pa man naabutan dahil sa kakaunti mong kaalaman, sa ipinapakita ng Allah sa mga tao na nakaano sa ganong kaalaman. Kaya po ito isa sa mga ano, kaya ginawang malinaw ang banal na Quran. Tapos ang Quran, mga kapatid, ay wala talagang salungatan. Kasi nga, kapag merong salungatan, ibig sabihin, piki yan ang aklat mo. Hindi yan mula kay Alas Banawat Allah. Sabi ng Alas Banawat Allah, afala yatadabbaruna al-Quran, walau kana min indi ghayrillah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Sabi ng Alas Banawat Allah, sa chapter 4, verse 82, at hindi ba sila nagmuni-muni sa Quran? Kung ito ay hindi mula kay Allah, tiyak makahanap sila rito ng napakaraming salungatan. Ha? Pero wala ka naman makita. Kaya ito ay mula kay Alas Banawat Allah. Kasi nga hinahamon po tayo. Tapos ang Quran, mga kababayan, ito po ay paalala. Pinapaalalahanan ang mga nakalimot. Kasi nga ang tao lagi nakakalimot. Kaya encouragement sa lahat na magbasa po ng Quran, English man o Arabic. Pero mas mainam Arabic kasi nga meron ka pong 10 times sa bawat litra na mapasa mo sa banal na Quran. Yan po ang gantimpala na ipagkaloob ng ating Panginoon. Tapos ang Quran, mga kababayan, ito po ay lunas o gamot. Kasi nga, ito ang gamot, sampol na lang sa mga nasaniban. Basahin mo Quran, insyaallah, gagaling po yan sa kapahintulutan ni Alas Banawat Allah. Kasi nga, ang Quran, salita ng Diyos, siya mismo ang nagturo kay Prophet Muhammad SAW. Kaya po, ito ang napakaganda. Tapos ang Quran, mga kapatid, ay tinatawag nating ang Quran ay naghahamon. Inahamon po tayo gumawa ng Quran. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadzal Quran la ya'tu na bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabihin mo, kung pagtipon-tipon ang mga tao at mga engkanto para gumawa ng kasing tulad ng Quran na ito,
ay hindi magagawa ang katulad nito kahit pa sila'y magtutulungan sa bawat isa. Ay, hindi mo talaga kayang gumawa ng Quran kasi nga ito po ay salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya inshallah mga kapatid, mga kababayan, sana po pag-aralan po natin ang Islam kasi ito ay bukas na paanyaya para pumasok po kayo sa aming relihiyon. Ha? Hanggang dito na lang po. Sana meron kayong napulutang aral. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.